salamat, Pastor George. Ang buwang ng Mayo ay itinakda ng aking mga tsyakono na bakasyon para sa akin. At kung ako'y naghahanda para sa bakasyon na ito, isa sa mga pinakag-usapan kong mga rosana sa aking iglesia ay si Pastor George. Sa halip, pinaliktad niya. Ako ngayon ang nangangaral dito, samantalang ito ay aking bakasyon. Kadalatan ko na gawin ito dahil siya naman ay principal in waiting. Itong araw na ito at sa mga susunod na araw ay ASEAN Summit o pagpupulong ng mga pinuno ng Association of Southeast Asian Nations, kasama dyan ang ating Pangulo na nakikipagpulong. At isa sa mga prominenteng agenda ng mga bansang ito ngayon ay ang kanilang relasyon sa China. Hindi lamang ang ating bansa, may ilang mga bansa na hindi nagiging maganda ang relasyon sa bansang China na alam natin na napakalakas at makapangyarihan. So I would pose this hypothetical question to you, and I hope it remains hypothetical. Ano kaya magsumiklab ang digmaan sa pagitan ng China at ng ating bansa? Anong iyong gagawin? Maring may mga Pilipino na kapag nangyari yan, ay magkukumahog na lumikas sa ating bansa. Pero ikaw, anong iyong gagawin kapag tayo ay napasubok sa isang digmaan, sa isang malakas at makapangyarihang bansa gaya ng China? Well, as I have said, I hope it remains hypothetical, but in the passages we have read in the book of Esther, it was anything but hypothetical for Esther when she made the decision nang siya ay magpasya na humarap sa hari na sa aklat ni Esther ay pinangalanan si Ahasuerus. Sa kasaysayan, siya ay kinala bilang Xerxes at siya ay kinailangan humarap. At dito umiinog ang kasaysayan ng Esther. Marami ang tumatanggi o ang nagdududa na dapat ibilang ang Esther sa canon o sa kabilangan ng kasulatan. Ang isang dahilan nila ay sapagkat ni hindi man lamang nabanggit ang Diyos sa aklat ng Esther. Alam niyo ba na ni hindi minsan lamang binanggit ang Diyos, ang Panginoon, sa aklat ng Esther? At ito ang nagiging dahilan para pagdudahan kung bakit ibilang ang aklat na ito sa kasulatan. Ngunit po ako inyong tatanungin, ang gusto kong sabihin ay ito nga ang kagandahan ng Esther. Ang kagandahan ng Esther ay hindi nabanggit ang Diyos sapagkat ang mensahe ng Esther ay kung paano ang Diyos, bagamat natatago, ay aktibo sa kanyang gawain. The story of Esther is about the hidden God who is active in his cause. At ang kailangan niya ay mga taong kagaya ni Mordecai, kagaya ni Esther, na handang magpakasakit alang-alang sa kanyang simulain. At ito nga ang nangyari sapagkat si Haman, ang pinaka-prime minister ng Persian Empire, sa ilalim ng pamumuno o paghahari ni Xerxes, ay nagkaroon ng matinding galit dito kay Mordecai sapagkat hindi siya yumuyukot sa kanya. At dahilan dito, hindi lamang niya ginusto na saktan at patayin itong si Mordecai, ang kanyang lubos na galit ay napapunta sa kanyang pinakalahi at ang kanyang daging balak ay puksain ang lahat ng mga kalahi ni Mordecai na mga Hudyo. Ang hindi niya alam, si Esther na naging reyna ng palasyo, ng kaharian, ay isa ring Hudyo. At dyan uminog ang pangyayari nang pinapairal na ni Haman ang kanyang masamang tangka laban sa mga Hudyo, ay kinausap itong si Mordecai, si Esther, na kumilos at magpakita sa hari upang pigilin at supilin itong masamang tangka nitong si Haman. At dito na nga nagkaroon ng pagpapalitan ng mga salita sa pagitan ni Mordecai at ng kanyang pinsan na si Esther. At dito pumasok ang pangungusap na siguro ang pinakamahalagang pangungusap sa buong aklat ng Esther. If I perish, I perish. Hayaan yung dagdagan ko lamang ang mga talatang itong binasang kanina ng isang talata lamang sa bagong tipan, Acts 21 and verse 13. Sa aklat ng mga gawa, Kabanatang 20, talatang 13,
nang si Pablo ay napahayag ng kanyang hangarin na pumunta sa Jerusalem at nagbigay ng propesya itong si Agabo na siya ay haharap sa pag-uusik at pagkakulong. Ito ang naging sagot ni Pablo, Acts 21 and verse 13. At sumagot si Pablo, anong ginagawa ninyo na tumatangis at dinuturog ang aking puso? Sapagkat hindi ako handa lamang na makulong, ngunit maging mamatay sa Jerusalem, alang-alang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Dito makikita natin ang parehong diwa na umiiral doon sa aklat ni Esther ay tuloy-tuloy hanggang sa bagong tipan na kung tayo ay kikilos sa kaharian ng Panginoon, kaharian ng Diyos sa lumang tipan, kaharian ni Jesus Kristo sa bagong tipan, parehong diwa ang hinihingi sa atin. At ito po ang aking mensahe para sa ating ngayong umaga. Commitment to God's cause is tested by preparedness to sacrifice for God's people. Ang pag-aalay sa simulain ng Diyos ay sinusubok ng kahandaan na magpakasakit alang-alang sa mga tao ng Diyos. Commitment to God's cause is tested by preparedness to sacrifice for God's people. Napakadali na magpahayag ng ating pag-aalay sa Diyos. Ang magsabi na tayo ay nagpapasakop sa Diyos, madaling sabihin yan. Ngunit ang tunay ng pagsubok kung tayo ay talagang nag-aalay ng sarili sa Diyos ay kung tayo ay handa na magpakasakit, magsakripisyo para sa simulain ng Diyos. At ito ang kaharap ni Esther. Ito ang hinaharap niya. At upang maharap niya ang ganitong pagsubok, dalawang katotohanan ang kanyang dapat na kilalanin na makikita natin sa kasaysayan o sa salaysay dito sa Esther. Una, God calls His people for kingdom purposes. Tinatawag ng Diyos ang kanyang mga tao sa layunin ng kaharian. God calls His people for kingdom purposes. At ikalawa, God rules the wicked in secret providence. Pinamamahalaan ng Diyos ang masama sa lihim niyang providensya. God rules the wicked in secret providence. Tingnan po natin ang dalawang katotohanan na yan sapagkat yan din ang mga katotohanan na kailangan natin kung tayo sa ating panahon ay magsasabing kagaya ni Esther, gagawin ko ang bagay na dapat gawin at kung ako'y mamatay, ako'y mamamatay. Kung ako'y magpapakasakit, ako'y magpapakasakit. Ang unang katotohanan na kailangan natin ay ang katotohanan ng tinatawag tayo ng Diyos sa layunin ng kanyang kaharian. Anong sakripisyo ang hinaharap ni Esther sa puntong ito? Nothing less than risking her life. Yan ang hinaharap niya. Ang protocol ng Persia ay nagmamando na walang haharap sa hari na hindi ipinapatawad. Eh, siguro talagang ando ng suspect sa nila na kapag hindi pinatawag at pagkatapos ikaw ay humarap sa hari, you are a potential assassin. And you can just be killed right there and then. At yan ang hinaharap dito ni Esther. Pero ang naging tanong sa kanya ni Mordecai, who knows whether you have not come to the kingdom for such a time as this? Paano mo nalalaman na hindi ka narito sa kaharian para na sa ganitong kapanahonan? Sa mga tuwid, ipinapaharap ni Mordecai kay Esther na isipin mo na kaya ka narito sa kalagayan kinalalagyan mo ngayon. Kung bakit ka reyna? Ay sapagkat inihanda ng Panginoon para sa ganitong simulain, para sa kanyang kaharian. At yan ang dapat rin nating matutunan sa ating kinalalagyan. Kung tayo ay nagpapasakop sa Diyos, tayo ay nasa tamang lugar at panahon upang pagsilbihan ang kaharian ng Diyos. Hindi dapat isipin ni Esther na naroon siya sa kaharian para lamang mag-enjoy sa kanyang pagiging reyna. Alam niyo ba, sa puntong ito, Esther chapter 4, 4 na taon na reyna si Esther. At isa sa mga binili sa kanya ni Mordecai, huwag ipaalam ang kanyang lahi. Kaya 4 na taong lihim ang lahi ni Esther. Hindi na nalaman ng kaharian na siya ay isang Hudyo. At ang ibig sabihin,
na buhay siya ng 4 na taon, maaring siya ay pinaluho. She lived a pampered existence, but now is the time of test. Will she stand by her grace, by her faith, by her covenant? Titindig ba siya sa kanyang tipan bilang Hudyo? Titindig ba siya sa kanyang pananampalataya? At may mga ganyang pagkakataon sa atin na maaring namuhay ka ng wala anumang pagsubok, na parang magandang-maganda ang iyong buhay, maganda ang iyong asenso sa trabaho, sa kabuhayan, and then suddenly, a test, pagsubok. Titindig ka ba sa iyong pananampalataya? Titindig ka ba sa iyong pagiging alagad ng Panginoong Hesukristo? Ito ang inaharap ni Esther. And this is something that you and I must consider very seriously. Seryosohin natin na nang tayo ay naging alagad ng Panginoong Hesukristo, inilagay niya tayo sa kanyang kaharian. Hindi tayo naging alagad ni Kristo para lamang mag-enjoy dito sa mundo na tayo ay ligtas, na kapag tayo namatay, pupunta tayo sa langit. Yan ang kababawan ng uri ng pangangaral ng Ebanghelyo ngayon. Ang itinuturo ng salita ng Diyos, kung ikaw ay naging alagad ni Hesukristo, inilagay ka sa kanyang kaharian, nagpasakop ka sa kanyang paghahari. Listen to Colossians 1:13, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Yan ang kalagayan ng isang mananampalataya. Bawat mananampalataya ay tinawag sa isang lugar, sa isang panahon na siya ay makapaglilingkod sa kaharian. Ito ngayon ang hinaharap ni Esther. 4 na taon, pampered existence. Pinalayaw sa kanyang lugar. Ngayon, hinaharap niya na siya pala'y isang Hudyo na dapat tumindig sa kanyang lahi at sa kanyang pananampalataya. At ito ang naging hamon sa kanya ni Mordecai. And perhaps for the first time, she realized that life is not about pampered living. Life is not about just being a queen. Life is not just about being a beautiful woman. Life is about being a Jew to stand upon her faith. Paring mahinaharap ng ganyan sa iyong kalagayan ngayon. At ito ang hamon ni Mordecai sa kanya. Hindi mo ba naiisip ng dahito ka sa kalagayang kinalalagyan mo ngayon para sa simulain ng kaharian? Ang nakalulungkot, maraming mga Kristiyano ngayon ay nabubuhay na lamang sa kalayawan, sinanay, sa luho. Yan ang henerasyon natin. At kalimitan, na hahawak pati ang mga Kristiyano. Isang bantog na journalist, si Tom Brokaw, isang anchorman sa NBC, may sinulat din siya na nabigyan ng Pulitzer Prize. Ang Pulitzer ay katumbas ng Nobel Prize sa Literature. Ang kanyang isinulat ay The Greatest Generation. At ang kanyang thesis sa aklat na yun, The Greatest Generation, is the generation that went through the Second World War. Ang pinakadakilang henerasyon ay ang henerasyon na sumukong sa Second World War. Bakit? Sapagkat ano nila ang sakripisyo. Ang henerasyon daw pagkatapos ng digmaan, masyado nang napaluho. It's a pampered generation. Hindi na marunong ng sakripisyo. At nakalunong po, totoo ito sa maraming Kristiyano. Hindi sila marunong ng sakripisyo. Gusto nila mga mensahe ng pagpapala, mga patutuo ng mga propisyo ng Diyos. Hindi mo marinig sa kanila ang salitang sakripisyo. Pero ito ang hinarap ni Esther. Ngunit kung harapin natin ito, isang bagay ang dapat natin matutunan na siyang pinapatuto ni Mordecai kay Esther, I count your sacrifice for the sake of the kingdom as a privilege. Ibilang mo ang sakripisyong ginagawa para sa kaharian ni Kristo na isang pribilehiyo. Pakinggan mo sinabi ni Mordecai, for if you keep silent at this time, relief and deliverance will rise for the Jews from another place, but you and your father's house will perish. Ibig sabihin nun, ang sinasabi ni Mordecai sa kanya, kung hindi ka kikilos,
hindi mawawala, hindi maliligo ng mga Hudyo. Gagamit at gagamit ang Diyos ng ibang kasangkapan. Hindi mawawala ang simulain ng Diyos dahil hindi ka kumilos. Ngunit, binibigyan ka ng pribilehyo na ikaw ang maging kasangkapan. Ganun ang pinapaisip ni Mordecai kay Esther. Huwag mong isipin na kapag ikaw ay gumawa ng sakripisyo para sa Diyos, ay parang may utang na loob ang Diyos sa iyo. Alam niyo sinabi ni Elias, ako na lang ang natitira, ang nalalabi sa mga propeta ng Diyos. At anong sagot ng Diyos sa kanya? Para friends, ano ka hilo? Ang sagot ng Diyos sa kanya, ay may 10,000 pa ako. Nakala ni Elias siya na lang. Ang sinasabi ng Diyos sa kanya, hindi ako mauubusan ng kasangkapan. Ngunit kung ikaw ang tinatawag maging kasangkapan, pribilehyo ito. Huwag mong isipin may utang na loob sa iyo ang Diyos. Mordecai is letting Esther understand that her calling to sacrifice is a gift of God. Kaloob, panawagan ng Diyos sa kanya. At kung naunawaan niya ito, ang desisyon ni Esther ay naging napakahalaga. If I perish, I perish. Now, gusto ko ipakilala sa inyo si Xerxes, Ahasuerus sa Biblia, sa kasaysayang Xerxes. Si Xerxes ay isang man of war, mandirigma. Ang Persia at Greece noong panahon yun ay laging nagdidigmahan. At sa isang digmaan na pinangunahan ni Xerxes, kilala sa kasaysayan as the Battle of Thermopylae, nanaig itong si Xerxes. At ang ginawa niya, pinasunog niya ang Athens. Ito ang lalaking haharapin ni Esther. Mandirigma, walang konsensya pagdating sa pagpatay ng kanyang mga kaaway. This is the picture of this man. This is the man Esther would present herself unsummoned against Persian law. Kung alam niyo ang kasaysayan ni Esther, nagsimula ito ng ipatawag ang naunang reyna, si Vashti, pero hindi sumunod, hindi nagpakita. Pero walang batas laban doon. Kaya nga nagpumahog yung mga alalay ni Xerxes na gumawa agad ng batas bago pumarap ito sa kaharian. Kaya makapansin niyo rito, kay Vashti, hindi siya nagpakita nang siya'y pinatawag, pero wala siyang nilabag na batas. Dito, hindi pinapatawag si Esther at ngayon magpapakita siya, may batas laban doon. Lalabag siya sa batas. Pwede siyang ipagpatay. Doon mismo. Yan ang minaharap ni Esther. But in God's wise design, the people who will serve for the kingdom glory of God must possess this decisiveness that Esther exhibits. If I perish, I perish. Kung mamamatay ako, ay di mamatay ako. Basta sa paglilingkod sa Panginoon. Yan din mismo ang lingwahe ni Pablo nang siya papunta ng Jerusalem at pinipigilan siya ng kanyang mga kapatid. Dahil sa propesiya na siya ay mapapahamak lamang. Ngunit ang sabi ni Pablo, hindi lamang ako handa na makulong, kundi handa ako ng mamatay. Alang-alang sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. At kung tayo ay tinatawag sa gayong uri din ng pagpapakasakit sa sakripisyo, huwag mong bigyan ng merito ang sakripisyo mismo. Ito ay pribilehyo. Pribilehyo para sa Panginoon. Ganito ang buhay Kristiyano. Ganito ang huwarang ipinigay sa atin ng Panginoong Hesus Kristo nang siya ay mamatay. Ipinakita niya na ang buhay Kristiyano ay para sa kanya na namatay alang-alang sa atin at ang magiging tema ng ating buhay Kristiyano, Romans 12:1, present your bodies a living sacrifice, holy to God, which is your reasonable service. Yan ang buhay Kristiyano. The irony is that it is a living sacrifice.
Eh, pag-sacrifice, patay na yan. Pero para sa Kristiyano, it is a living sacrifice, araw-araw. Hain tayo para sa Panginoon. So you ask, I ask the question to you, what cost are you willing to say with Esther? If I perish, I perish. What cost are you willing to say with Paul? I am ready to die for the Lord Jesus Christ. Sa kinuha ni Esther ang kanyang lakas ng loob, narito ang isang bahagi na nagpapaalala sa atin na si Esther ay isang mananampalataya. Nang marinig niya ang sagot ni Mordecai, ang ginawa niya, nagpatawag siya ng fasting, pag-aayuno. Ano ang pag-aayuno? Ang pag-aayuno ay masikhing panalangin. Sa makatwid, nang makita ni Esther at kailangan niyang gawin, handang magpakasakit, kinuha niya ang kanyang lakas sa masiting pananalangin. At ang tanong ko sa iyo, mayroon ka ba ganyan? Masiting pananalangin sa Diyos. Ang mga taong nagsasakripisyo, ang mga masithi kong manalangin. Kung walang sakripisyo sa iyong buhay, hindi magiging masithi ang iyong pananalangin. Siguro bantog sa atin yung panahon na si Martin Luther ay tumindig sa tinatawag na Diet of Worms. Nang siya ay nagsabing, here I stand, I can do no other, so help me God. Ang di alam ng marami, pangalawang araw yun ng pagpupulong ng parliament. Dahil humingi ng postponement si Martin Luther. Akala ng iba, umibigay na si Martin Luther. Hindi na lang yung gabi na siya ay nasa kanyang silid, hinugol niya sa masidhing pananalangin. At pagkatapos ng masidhing panalangin na yun, yun ang araw na bantog sa kasaysayan. October 31, 1517, when Luther said, here I stand, and I can do no other. The result of prayer. Kaya, panaliwain ngayon na nasa kalagayan ka, nasa kapanahunan ka, na para sa kaharian ng Diyos. Mas itaas mo ang iyong intensyon kaysa suwelto. Mas itaas mo ang iyong dahilan ng buhay kaysa magandang buhay, kaysa mga magandang provision. Elevate your reason for existence above salary, above ambition. Let it be for the kingdom. Yan ang pinapaalala ni Mordecai kay Esther. Narito ka, reign na ka para sa karyan. At narihan ka sa iyong kinalalagyan ko, ikaw ay mananampalataya ng para sa karyan. Ikalawang punto na matututunan natin dito, God rules the wicked in secret providence. Pinamamahalaan ng Diyos ang masama sa kanyang lihim na providensya. Kung hindi talaga seryoso itong paksa sa Esther, ang sa life side na uminog kay Mordecai at kay Haman ay komedya. Bawat isa ay kumikilos ng ayon sa kanyang malayang pagpapasya, ng ayon sa kanyang sariling kalikasan, walang nagpipilit sa kanila, walang nagpipwersa sa kanila. Ngunit, bawat isa ay naging daan para mangyari ang kalooban ng Diyos. Yan ang providensya. By providence, even the evil of men will not overcome but will execute God's purpose. Sa providensya ng Diyos, kahit ang kasamaan ng tao ay hindi dadaigin, sa halip ay tutuparin ang kalooban ng Diyos. So we have here God's people represented by Mordecai and Esther. They fulfill God's purpose by submission to His will. But the wicked, represented by Haman, fulfill God's purpose by providence. Hindi nila niloob
hindi nila iniisip gagawin po ang kalooban ng Diyos. Pero tayo pa sa kanilang kasamaan ay nangyari ang kalooban ng Diyos. Anong nangyari dito? Isang gabi, hindi makatulog ang hari. Anong ginawa? Pinabasa ang mga archive ng mga nangyari sa kaharian. Akalain ninyo na sa lahat ng mababasa, ang nabasa ay yung nangyari 4 na taong nakaraan. Anong binasa ng bumabasa? Na si Mordecai pala ay naging kasangkapan para iligtas ang hari sa masamang tangka laban sa kanya. Eh, isipin yun, sa dami-dami ng mababasa, doon napunta yung binasa ng reader. At itong si Xerxes, na walang konsensya pagdating sa kanyang mga kaaway, nang marinig niya na si Mordecai pala ay naging kasangkapan para iligtas siya, tinamaan ang utang na loob. Kasi anong ginawa natin para kay Mordecai? Sabi ko, wala po. At nagkataon naman, sinong nasa bulwagan? Si Haman, sinabi sa kanya ng kanyang asawa, puntahan mo ang hari kinabukasan para maaprubahan ang gagawin mong bitayan kay Mordecai. Eto si Haman, hindi nakapaghintay. Noong gabing din yun, nagpunta siya kay Xerxes at siya yung inabutan. At sinabi ni Xerxes, papasukin si Haman. At tinanong niya si Haman, anong gagawin sa kinalulugdan ng hari? At si Haman, angkop sa kanyang talikasan, sinong inisip niya kinalulugdan? Ako. Sino pa ba? So, anong ginawa niya? He went for the max. Talagang tinodo niya ang dapat gawin sa kinalulugdan ng hari. Para pagdamitan mo siya ng damit ng hari, ipasakay sa pagbayo ng hari, iparada sa lahat ng lansangan ng kaharian, ipasigaw sa isang mataas na opisyal, ito ang kinalulugdan ng hari. At ang sabi ni Xerxes sa kanya, maganda yan, gawin mo kay Mordecai. Gusto ko makita ang mukha niya, anong nangyari. Lalo, bumags ko yung papa niya sa sinabi. But in all of this, he was just acting his nature. But in so doing, he was executing God's will. That's what the Bible tells us, Proverbs 16:4. The Lord has made everything for his purpose, even the wicked, for the day of trouble. At ang katotohanan na yan ay nagkaroon ng pinakagustong katuparan sa pinakamasamang ginawa ng tao sa buong kasaysayan. Ang pinakamasamang ginawa ng tao sa buong kasaysayan ay nang ipako ang Diyos na nagkatawang tao sa krus. Ngunit anong sabi ng salita ng Diyos, Acts 2:23, ang this Jesus delivered up according to the definite plan and for knowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. Pinako niyo siya, mga walang pagpapasakop na mga kamay. Ngunit ang ginawa ninyo ay ayon sa itinakda ng Diyos. Diyan ang katotohanan ng providensya. At kaibigan, kung dinala ka ng Diyos sa kanyang providensya ngayon, ay upang marinig mo ang mensahe ng Ebanghelyo na may namatay sa krus para maging kahalili ng mga makasalanan. At ang tanging paraan ay ikaw ay maligtas, ay lumapit ka sa Kanya, magpasakop ka sa Kanya, magsisi ka sa iyong kasalanan upang sumampalataya kay Kristo Jesus. Sa pagkakabaligtad ng kalagayan ni Mordecai at ni Haman, ang nakikita natin dito ay ang anino ng Ebanghelyo. Siya na ninais ni Haman at patayin ay itinaas. Anino namang yan ang nangyari kay Jesucristo na siya na pinatay, ngunit itinaas ng Diyos sa pinakataas-taasan. At isang itinuturo niyan sa atin at panghamon sa atin ay matuto tayo maghintay sa providensya ng Diyos para sa pagpapatunay ng simulain
ng katuwiran. Aming may naranasan tayong katulad ng labanan ni Haman at ni Mordecai. Ngunit para sa atin, panawagan ito na magtiwala sa providensya ng Diyos. May pangapanahon na para tayong ipinababa at gusto natin gamitin ang sarili nating pwersa at pamamaraan. Ngunit ang panawagan dito sa atin ay maghintay ka sa providensya ng Diyos. Ito ang dahilan ng Iglesia ay narito sa mundo. Katulad tayo nila Mordecai at Esther doon sa Persian Empire. Inilagay sa gitna ng mga kaaway, inilagay sa gitna ng mga taong naghahangat ng kanilang pagkalipot, ngunit inilagay sila ng Diyos doon upang maging patotoo na ang nagahari ay hindi ang katulad ni Xerxes, ang tunay na nagahari ay si Yahweh. At sa ating panahon, sa gitna ng mga pwersa, ng mga tao, ng ekonomiya, ng siyensya, ng akademiya, gusto nating sabihin sa mundo na ang tunay na nagahari ay ang Panginoong Jesucristo. Ngunit, ang mga pagpapatotoo niyan ay ang mga taong handa na katulad ni Esther ay magsabing, "If I perish, I perish." And I am afraid, in our generation, not many Christians are prepared to do so. Hindi maraming Kristiyano ang handa na ang tinim, ang lingwahe ni Esther, "If I perish, I perish." Sa ating lipunan, na katulad kay Esther ay sa Susa, na siyang kapitolyo ng imperyo ng Persia, at kung saan may mga taong malakas at makapangyarihan kagaya ni Haman, tinatawag tayo na maging handa na magsabing, "If I perish, I perish." May katulad ng istorya kung si Esther sa modernong panahon. Ang Korea ay naging colony ng Japan simula ng 1910. At sa panahon yun, nagpairag sila ng patakaran ang tawag ay Japanization. Pinduwersa nila ang mga mamamayan ng Korea na umamuin ng pangalang Japanese. Gamitin ang salitang Japanese. At hindi lamang yun, pinduwersa sila na yumukod sa Shinto Shrine, mga tambana ng mga Shinto. Isang babae doon, na ang pangalan sa Korean ay An Aesop. Ang bilang Kristiyano, hindi siya nagpadala dito. Isang araw, pinatawag ang lahat ng mga Koreanong mamamayan sa kanyang bayan upang sa kudya na ibibigay ng mga Hapones, sila ay yuyukod sa tambana ng Shinto. Nang ang kudya ay narinig, lahat ay yumukod, nag-iisang nakatayo ng tuwi, si An Aesop. Dahil dito siya'y nakulog. But to cut the story short, sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, sumuko ang Japan, napalaya ang Korea, narinig ng mga panluranin ang patotoo ni An Aesop. At siya'y inanyayahan magbigay ng kanyang patotoo sa Amerika. At doon, nakatagpo niya ang kanyang magiging asawang isang Korean-American. And she decided to adopt a Christian name. And her Christian name is Esther Anke. Hinikayat din siyang isulat ang kanyang patotoo. Nakasulat ito, mayroong aklat na ang pamagat, "If I perish." Mga kapatid, yan ang kahandaan na tinatawag tayo kung tayo ay magiging patotoo para sa kaharian ng Panginoong Jesucristo na sa kalagayan kang maaaring katulad ni Esther at ang hinihingi sa iyo ay, "If I perish, I perish." Esther did not perish. She lived up to her testimony and through her ay nangyari ang piting ng Purim na siyang umikilala sa pag-iingat ng Diyos
sa kanyang bayan. Pero hindi mangyayari yun kung wala ang kanyang kahandaan na kung siya'y mamatay, siya'y mamamatay. Kapatid, maaaring tinatawag ka sa ganyang hamon na kung ako'y mamamatay o ako'y magpapakasakit, handa akong gawin para sa Panginoong Jesucristo. Tayo na lang.